Adé, ¿qué asunto, mami? Baka siguro hindi pa sila nag-aagay ni Daddy na sa probinsya muna tayo tumira. Ay, ito yung tinatanong mo. May lumabas na isang babae at isang lalaki mula sa nahating kawayan. Nasa probinsya pala sila, no? Ang daming puno at kawayan. Lumabas yung malakas at maganda sa pumutok na buho. Alam mo, ate, sabi ng teacher ko sa akin noon, yung tawag sa kawayan, buho din. Pero di ba, may Filipino idiom na putok sa buho? Yun ba yung anak sa labas? Oo. Bigla na lang kasi sumulpot yung anak na yun. Kaya tinawag siyang pumutok sa buho. Celine, kailangan ba talaga ipariwanag pa yan kay Faye? Sinagot ko siya. Kahit na. Hindi naman kailangan niya malaman pa yung mga bagay na ganun eh. Kaya itigil mo na yan. Ayoko na maririnig pang pinag-uusapan niyo yan ah. Wait lang ah. Mami? Mami? Mami, ano ba nangyayari sa'yo? Mami, bakit ka ba nagkagalit? Nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Matayag po ba kay Tita Josephine? Ginugulo po ba niya kayo ulit? Mami, nandito ako. Gusto kong makatulong. Dati naman pag may problema ka, sinasabi mo sa akin eh. So tell me now, I can help. Bakit po kayo nagagalit? Gusto ko lang mapag-isa, Celine. I hope you can respect that. I really don't get it. Hindi naman ganun dati si Mommy. Kahit may problema sila ni Daddy, she never shuts me out. Hindi lang naman siguro sa'yo, ate. Bakit? May alam ka ba? Eh, lahat naman tayo napagalit na kanina, di ba? Huwag mo nalang bigyan ng meaning. Oo, oh, pero bang ngayon eh. Okay, hindi ko ma-explain, pero parang sa akin siya galit eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun na siya.